sa Hagay yung text natin. Kompleto yan sa Hagay. Romans 16, verse 20, and 1 John 3, 8. Ay, diyan po yung ano natin. Nakabalo po diyan sa bahaging na yan ng pananakasulatan sa New Testament. Romans chapter 16. Magtatapos na po si Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga mananampalataya na nasa Sinang, na nasa West, sa Roma. Ngunit bago po siya nagtapos, mayroon po siyang binitawang salita sa kanila. And the God of peace, ang Diyos ng kapayapaan, the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace of our Jesus Christ be with you. And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. Pagka tinatlo po natin ito, try nating gawing tatlo ang verse 24 ito. Gawin po natin tatlo. May mapupulot tayo kahit pa paano. The God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. Tignan po natin, unang-una, may Diyos po diyan, na binabanggit ni Apostol Pablo. May Diyos po diyan, ang Diyos na kapayapaan. Ang nagbigay ng dakila at masasabi kong mapanganib na misyon. Ang Diyos, nandiyan po yan, ang Diyos ng kapayapaan na nagbigay ng isang misyon. Napaka sensitibong misyon. Napaka-delikado. Sinasabi ko pong napaka-delikado. Mababanggit po natin mamaya. May Diyos na nagbigay ng isang takila at napaka-delikadong misyon. Mapanganib na misyon. Ang misyon ito, ang sinasabi niya ay the God of peace shall bruise Satan under your feet. At ang mission na ito, muli nating itabi natin ang isa rito. Ang mission na ito ay may pinagbigyan ang Diyos. Ang mga mananampalataya na nasa Roma, may grupo dito na binabanggit. And the God of peace shall bruise Satan under your may mga grupong piit ng Diyos na gagawa ng misyon ito, walang iba ang mga mananampalataya sa Roma. At dahil tayo naman ay mananampalataya na nandito sa bansang ito at sa iba pang mga bansa. Dahil kinikilala natin na tayo man ay mga mananampalataya, isinasali natin ating sarili na tayo man ay nasa misyon ito. Walang iba ang mga taong mananampalataya, mga taong ligtas, ang grupo na pinagbigyan ng Diyos ng misyon ito. Pangatlo, nandito po yung misyon na binigay ng Diyos sa grupo ito. Upang sirain si Satanas ang kanyang mga gawa. And the God of peace shall bruise Satan under your feet. Short. Walang ibang nakatalaan na misyon ay ilipit. Sirain si Satanas. Nagbigay ang Diyos ng panugid sa mga mananampalataya. The word shortly.
ang mga sundalo na nasa isang misyon ay mabihaga at alam nila ang kanilang misyon at nagbibigay, alam nila kung gaano katagal ang misyon na ito. Failure sila pagkayong tatlong araw ay hindi nila ito nagawa. At ang tagal na sinasabi po ni Pablo dito para iligpit ang kaaway, sirain ang kaaway, ay sa hindi makamabalak po. Shortly. Sisirain natin si Satanas ng madali. O madalian, very madalian. We will destroy Satan shortly and speedily. Napaka-short. Kailangan masira si Satanas kasama ang kanyang mga gawa. Dahil pagka matagal-tagal pa ang laban na ito, marami siyang masisira, marami siyang matatalo. Binigyan tayo ng Diyos mula sa panginag ito. Kung hakamungkitin mo yan, kasama ang mga mananampalataya noon, hindi lamang ang Roma, binigyan tayo ng Diyos ng oportunidad na ma-involve tayo itong pangdaigdigang laban na ito. Pangdaigdigan ang sinasabi ng 1 Peter chapter 5. Pangdaigdigang laban ang sinasabi ko niya. Yung kampanya laban kay Satanas ay pangbuong daigdig. At sa ayaw natin o sa gusto natin, kasama tayo sa mission ito. Napaka-delikado, binabanggit kong napaka-delikado ang mission na ito. Unang-una si Satanas kasama ang kanyang mga grupo, ang mga anghel. Ang mga anghel ay mas matalino at mas malakas kaysa sa tao. Hindi ito madaling mission sa ating brother. Ang mga anghel ay mas wiser naman sila. Tuloy masasabi ko mula sa verse na ito ay na nabibilang na ang mga taong itong si Satanas noon pa. Matagal ng panahon niya. Kung lalapitan pa natin ng kaunti ang verse 20, may trabaho ito si Satanas doon sa Roma na kailangan matapos ng mga mananampalataya sa Roma. Kung ang Light of Truth Ministry meron siyang misyon dito, itong si Satanas, kailangan sirain natin ang trabaho ni Satanas sa madaling panahon, sa church na ito. Kung nababasa niyo ang Revelation chapter 1, chapter 2, chapter 3, may mga misyon si Satanas sa iglesia. Na kailangan masira ng iglesia ang mga gawain ni Satanas na ito. And I believe in my heart, ang doubtfully, may pagkakataong sumisentro ang laban ni Satanas sa Lake of Truth Ministry. Hindi ito mapapag-alilangan, brethren. At ang Roma din ay ganito sa panahon ito. Ngunit ang sinasabi ni Pablo, ibinigay ng Diyos, maikling panahon lamang, ang kailangan ng mga mananampalataya to destroy Satan doon sa church na yan. Babanggitin ko ulit na ang church ang nandito, ang iglesia na nasa Roma. Pagka narinig na ninyo ang kasaysayan ng iglesia, liban doon sa kasaysayan doon sa aklat ng mga tuwa, may kasaysayan ng iglesia. Ang iglesia na nasa, ano ba yung west? Hindi ko alam sa Tagalog ito. Kanilungan. Kung nanalo ang mananampalataya sa panahon na ito, nang sumulat ito si Apostol Pablo, may panahon na natalo na ang church sa Roma. Kaya siya lang
meron na siyang pangalang Roman Catholic. Dahil hindi na siya napabilang sa mga mananampalataya na nasa Jerusalem. Pinasok siya ng napakaraming mga bumagsak ang iglesia na nasa Roma ng kahindik-hindik na mga pangyayari. Sa kasaysayan po ng church. Church history po ito. Pinasok siya ng mga relihiyong pag-aaral. Kaya tuloy mayroong pagsamba sa Diyos. Diyosan, nandiyan ang mga ribulto at ang mga paniniwala ang hindi karapat-dapat. Natalo ang church na sinulatan ni Pablo sa ngayon. Pero kung yung panahon na ito ay nakipagbaka ang mga mananampalataya sa Roma, mabuti kung natapos nila ang kanilang misyon. Brother, ang iglesia ang pinagkatiwalaan ng Diyos. Nadudurog kay Satanas. Kung dudurugin ng Diyos ng madali ito si Satanas, wala siyang ibang gagamitin kung hindi yung tayo, ang mga mananampalataya nito. Dahil ang iglesia, siya lamang ang binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na gumapi kay Satanas at sa kanyang grupo. Wala nang ibang grupo pa na pinagbigyan ng Diyos ng ganitong kakayanan. Ang iglesia lamang, ang mga mananampalataya lamang, ang mga tunay na mananampalataya ang may kakayanan nito dahil binigyan din sila ng Diyos. Kung maalala yung Ephesians chapter 6 verse 10, dahil ang iglesia lamang ng Panginoon Jesus ang merong buong kasangkapan ng Diyos na dapat nilang isuot. Paalala niyo ito sa chapter 6. Sila lamang ang merong buong kasangkapan ng Diyos sa pagkiman. Wala ng ibang kumukupa. Kundi sila lamang. Binigyan ng Diyos ng kakayanan at ang misyon ito na napakadelikado ang iglesia. Dahil ang iglesia lamang ang hindi sumasang-ayon sa gawa ni Satanas. Amen? Let me read. And chapter 5 verse 8, let me read. And first Peter. Try natin kung ito. Sinasabi ni Peter. Peter chapter 5 verse 8. Try natin. Verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, siya ay naglalakad, walking about, seeking whom he may devour. Tumitingin siya ang kanyang masisigat. Whom resist is steadfast in the faith. Whom resist is steadfast in the faith. Knowing that the same afflictions that are released in your brethren that are in the world. Buong dekdig ang laban na ito, kung sinasabi ni Peter. So, kailangan sawatain niyo mo si Satanas. Walang ibang sumasawata, walang ibang grupo na hindi sumasang-ayon kay Satanas, kundi ang mga mananampalatayang naniniwala na sa Jesus ay Diyos. Na ang kaligtasan ay na kay Kristo lang. Dahil ang grupo ito walang iba na ginagamit ng Diyos noong ngayon ay ang mga banal na tao. Sila po yan. Ang iglesia ang hindi sumasakayon sa kanyang mga gawa. And at the same time, the church disagree the course of this world. Hindi sasang-ayon ng iglesia sa takbo ng daigdig. Kaya naman, maluwag sa damdamin sa puso ng Diyos na ibigay ang misyon ito. Sisirain natin si Satanas sa madaling panahon. Ang iglesia lamang kasi ang bihasa sa mga schemes ni Satan, yung mga wiles. Yung mga ginagawa ni Satanas, ang iglesia lamang ang nakakaalam ko. Walang taong dito si Dibdib na bihasa sa mga gawain ni Satanas. Kundi ang tunay lamang na mananampalataya, ang iglesia ng Panginoon. Na sinasabi ni Pablo sa mga taga-Corinto, chapter 2, 2
2 Corinthians chapter 2, hindi kami naninilangin sa Kanya. Alam namin ang Kanyang mga takbang. Ganunit, dahil ang Iglesia lamang, brethren, kung bakit ganun na lamang na buong-buo ang kalooban ng Diyos, na ipagkatiwala ang napakasenang misyon ito, to destroy Satan and his works. Ang sinasabi nito, kung ano na, kung sino na ang dapat yung patawarin, verse 10, patawarin na ninyo. Pinatawag ko na rin. Alam-alam sa inyo. Lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. We are not ignorant to his schemes. We are not ignorant into his whole wiles. Ang Iglesia ang nakakaalam sa kanyang mga kilos. Wala nang iba. Tayo lang, brother. Hindi mali ang Diyos na ibigay sa atin ang iyong labang ito. Tatapusin natin si Satanas. Hindi pwedeng manalo siya sa panahon ito, brother. Ang Iglesia naman, ito maganda, ang Iglesia naman ang hindi pwedeng salingin sa Satanas. Ito ba yung pastor? Nakasulat po dyan sa 1 John chapter 5, let me read it, verse 18. Ibinigay ng Diyos ang napakadelikado, napakasenang nasyon, to destroy Satan and his works. Dahil ang Iglesia naman. 1 John, ang hindi maaaring sabihin ni Satanas. Chapter 5, sana hindi tayo magkamali. We know that whosoever is born of God, tayo na po ay pinanganak na ng Diyos. And we know that whosoever is born of God sinned not. But he that is begotten of God keepeth himself. Ay pinanganak na ng Diyos ay hindi na nagkakasala. Kundi iniingatan na ng mga ipinanganak na ito ang kanilang sarili. Keepeth himself. And that wicked one touching him not. Si Satanas, wala siyang kakayanan idampi ang kanyang mga dalili sa atin. Yung ba yun, Pastor? Kaya hindi nag-aakubili ang Diyos na ibigay ang misyon ito. Walang sino man sa atin na pwedeng galawin ni Satanas. Pakilinaw mo yan, Pastor, mamaya. Kung may pagkakataon, ulilin namin ko yan. Pero ito ang katotohanan. Walang kakayanan sa Satanas na salingin tayo. Kahit anong reasons natin, ito ay totoo. Kaya sa kanila ang misyon. Kumaalala niyo sa chapter 8, minamistaken verse 8 ng 1 John. Kaya nahayag si Jesus upang sirain ang mga gawa ni Satanas. At nagtagumpay ang Panginoon Jesus. Ang unang-unang hakbang ni Satanas sa atin noon ay ang namatay ang ating kaligtasan. Maalala niyo ito? Pinasok niya ang daigdig. Ang kanyang butil, walang ibang kasalanan ay pumasok sa napakabanal na langit at lupa na tinirhan natin sana na mapayapa at napakabanal. Pinasok ang daigdig ng kasalanan. At ang lahat ng tao ay nagkasala. Amen. At dahil ang lahat ng tao ay nagkasala, namatay lahat ang mga tao. At ito yung salvation natin na wala. Kundi dahil sa kamatayan ng Panginoon Jesus, yung kamatayan na nasa atin ay nawala. Dahil doon sa kamatayan ng Panginoon Jesus. Yung kamatayan na itong nagdudulot ng kamatayan patungo sa impyerno ay nagkaroon ng buhay ng mga hanggan. Dahil nung namatay si Jesus, sinampalatayaan na natin yan. Lahat ng isinisilang kandidato papunta sa impyerno.
Ngunit nagbigay na ang Diyos ng remedyo. Ang sino mang sasampalataya kay Jesus dahil tinapos na niya ang digmaang ito, pwede magkaroon ng buhay na walang hanggan ang sino mang sasampalataya na si Jesus. Nasa kanya lamang ang buhay. Wala sa relihiyon ang buhay. Wala sa pastor ang buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan na nasa Ama ay na kay Jesus lamang. Kaya kung ang Jesus na ito ay nasa inyo, ang sinasabi ni John, meron kayong buhay na walang hanggan. Tignan po natin yung kautilan. Kung loobin ng Diyos na ipagpapatuloy natin, itutuloy natin. Susulyapan natin ang kanyang mga gawa. At sinasabi niya sa chapter 3, verse 8, verse 1, nahayag si Jesus upang sirain ang gawa ni Satanas. Itry na natin. Kung siya yung sorry, apagkarba. And he that committed sin is of the devil. Ang nagkakasala ay kay Satanas. Sapagkat si Satanas ay nagkakasala noon pa. At ito ang dahilan kung bakit ang anak ng Diyos ay nahayag. Naging laman ito. Nagkatawang tao. That he might destroy the works of the devil. Napakarami ng mga gawa ni Satanas na sinira ni Jesus. Ang pinakamalaki dito ay ang mabigyan niya tayo ng buhay niya ng hanggan sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Yung kamatayan niya ay naging buhay na walang hanggan para sa atin. At marami pang natitirang mga gawain ni Satanas na hindi natapos ng Panginoong Jesus. At ito ang ating katapusin, brethren. Magpapakita ako doon sa mga bahagi ng kasulatan ng Jesus ay nagpapakayag dito sa lupa. Tingnan niyo ang isang bahagi nito. Ang isang gawain ni Satanas ay kaya niyang magbigay sa tao ng karamdaman. Kaya ganyan. Ganun siya kabilidad. Ganun siya katalino. Ganun siya kaistro. Maaalala niyo si Hope. Nagka-cancer ito sa buto at balat. Ito si Hope. At dahil itong si Hope ay hindi niya matouch. Hindi niya kayang dampian ng anuman. Ang sinasabi nga ni Hope, sinasabi ni Satanas, tanggalin mo yung bakod mo sa kanya. Tanggapin niyo at hindi ang mga sacred tao, ang iglesia lamang, ang pinabakuran ng Diyos. Hindi kayang salingin ni Satanas ang mga mananampalataya. At tulad ni Hope. At binigyan ng Diyos ng pagkakataon si Hope, kinanggan ng Diyos yung wall, yung protection niya dito sa isang taong matuwid. At nakikita niyo, nagkasakit siya ho. Na hindi pa karaniwang yung karagdaman. Cancer sa buto, cancer sa balat, yung kanyang dila, bagsahin niyo sa akot na ho, nakadikit. At ang kanyang mga damit, nakadikit sa kanyang balat. Dahil doon sa mga sugat, puno ng sugat. Maalala ko tuloy doon sa Lucas chapter 13, mayroong isang babaeng, ayun, kubok. Kuba. At ito ang sinasabi ni Jesus. Nagagalit sila noong dati si Jesus, pinagaling niya yung babae, kuba. Pero ang isa sa mga sagot ng Panginoon Jesus ay napakatagal na na inaalipin ni Satanas ang babae ito. Kailangan mapalaya na. Luke chapter 13. Tignan mo kung naisulat ko po ito. Verse 11, at nang gumaling ay nagalit ang mga parasayo at eskriba. Pero ang sagot ng Panginoong Jesus dito sa kanila sa verse 16, and ought not this woman being a daughter of Abraham, dahil may pananampalataya siya katulad ni Abraham, whom Satan had bound, lo, these 18 years, be lost from his bound on the Sabbath day. 18 years, kuba. Trabaho pala ito ni Satanas sa panahon na yan.
yung nagkakuba, yung may kaya nung pinagaling siya ni Jesus, tumayo siya ng straight. Para daw sabi niya eh, 18 years na si Satanas ang gumagawa ito, dapat na pala niya. Nagbibigay, may kakayanan ito si Satanas na may bigyan ang tao ng karamdaman. Ingat-ingat yan. Pero, huwag niyo kalilimutan, hindi kailanman pwedeng salingin ng Diyos ang mga mananampalataya, ang mga born again, men and women. Ngunit, kung pahihintulutan ng Diyos na ang kanyang proteksyon ay tatanggalin niya, darating ito sa atin, na magkaroon tayo ng karamdaman. Ngunit, huwag mawawala sa ating isip, siya yung healer natin. Ganda na mabitin natin, ano? Siya yung healer natin, siya yung redeemer natin, siya yung nandoon sa oras na kailangan natin. Di ba yun yung abit? Isang matibay na muog o tawa na kahit batuhin ito ng malaking bato, pag dumarating ang digmaan, ay hindi ito mawawas. Pagka ikaw ay nasa alanganin ng ating mga pag-iisip, naiinitan ka na sa mga panahon na ito. He is our shelter. Amen. Pagka kinakain yung mabuti, yung kanta, ang sarap, may kakayanan ito si Satanas na magbigay ng mga karamdaman. Pagka inopen ng Diyos ang mga fence sa ating buhay, pagka tatanggalin ng Diyos yung ating proteksyon, sige, hahayaan na ng Diyos. Ngunit hindi magtatagal pagagalingin tayo ng Diyos. Amen? Si Satanas, unang-una, kung inyong mababasa, ang hindi nang alalaman ngayon ng maraming mga churches, nagtatayo si Satanas ng kanyang mga reliyon. At pagka nagtatayo si Satanas ng mga reliyon, tumatawag si Satanas ng kanyang mga reliyon. Ayon doon sa sinasabi ng Apostol Pablo. Pagka siya ay may reliyon, nagtatayo siya, na inyo bang nakalala yung the parable of the tares of the Bible? Yung the sower, yung nagtatanim ay nakagandang bilhin ang ganyang tinanim. Pagkatapos na dumaan lamang ng ilang mga oras, ang lumitaw ay yung mga meron nang lumitaw doon sa pagitan niya na masasamang mga damo, na halos kamong ka din ng mga corn. Pero sabi ng mga servants, di ba good seed ang iyong tinanim? Oo. E bakit mayroong bad seeds doon sa kanyang pagitan? Kung bigyan mo kami ng authority, tatanggalin namin. Ang sabi ng may-ari ba, hayaan niyong lumako sila hanggang sa muling panahon. O, ay man. Kung ang Diyos ay nagtayo ng kanyang iglesia, magtatayo si Satanas ng kanyang iglesia. Kung magtatayo siya ng reliyon, tatawag siya ng mga tagapagturo niya. Mga maling tagapagturo, mga maling propeta, mga maling apostol, at libang doon, gagawa siya ng kanyang sagrado aklat. Meron din siyang sagrado aklat na gagawa. Gagawin. Kung gagawa man siya, tiyak, salungat dito. Hindi pwedeng gagawa si Satanas na sasang-ayon dito. Kung maalala nyo ang aklat ng Quran, amen, sumasalungan dito dahil hindi ito salita ng Diyos. Bawat aklat na sinasabi ng mga tao na salita ngayon ng Diyos, liban dito, ay salungan dito. Kung magpapaliwanag ka lang dito sa hindi tamang paraan ng pagpapaliwanag, unang-unang tutulig siya ay ito. Kahit hindi na magsalita ang Diyos, unang-unang tutulig siya ay ito. Kaya, pagka hindi tama ang proseso mo sa pagpapaliwanag, gaano pa kaya pagka may lilitaw na sasabihin ng mga grupong ito na mayroon pang revelation ng Diyos? Tiyak ko wala na. Kaya lahat ng gagawin ng mga tao ito, grupo ni Satanas,
tutuligsa dito at hindi sasang-ayon dito. Brethren. Kaya kung sabihin man ng mga grupo ito na siya ang anak ng Diyos, hindi sasang-ayon dito. Na siya yung salga, hindi sasang-ayon dito. Ang ginagawa nito ay i-twist ito at pipigain ito para suportahan lamang ang kanilang nais. Pero hindi nila ito mapigan para ito ay sumunod sa kanilang gusto at ang kanilang mga katuluan. Laban at laban ito dahil ito ay salita ng Diyos. Brethren, mag-ingat kayo, brethren. Kahit matagal ng reliyon, pag-ingatan. Kilalanin mabuti, brethren, ang churches na inyong pinupuntahan. Kung may pinamamalaki man natin, one day, o kahit one day, paalis ako sa life ito. Maraming church na. Totoong maraming church. Ngunit naglipa na, kung paano naglipa na ang mga katotohanan, naglipa na rin ang mga kalikuan. Iyan, brethren. Dahil ang gusto ni Satanas ay magpatuloy tayo sa kasalanan. Ibalik niya tayo sa kasalanan. Mamuhay tayo sa kasalanan. At isa sa malaking kasalanan na introduction ni Satanas ay ang reliyon. Iyan lang po. As I said to you before, you are free to go to seek a good and a perfect church. But I'm warning you, brethren, walang church na walang problema. Ngunit kahit may problema ang church, ginugulo man ito ni Satanas, mananatiling perfect ang church. Dahil nandyan umiikot ang tamang katuruan ng Diyos. Sa 1 Timothy chapter 4, verse 1, may katuruan si Satanas na kailan bantayan ng bawat iglesia. Ang ginagawa ni Satanas, ito ang kanyang gawain na create siya ng mga doctrines. Na pagka hindi mo talaga ginawa kung hindi mo hiniman ito, hindi ka magbibigay ng time, masasabi natin napakasarap kainin nito. Pero hindi siya ganun katalik, brother. That's why I said to God, habang nabubuhay ako, sinasabi ko, at na, kung mayroon man ang mga demonyo na nakikinig sa akin sa gabi, I will face you. Sa huling hininga ko, yun ang sinasabi ko, kung sa kasakaling naririnig nila. Kasi meron, kung minsan nga, bibibisita rin sila sa atin. Paalala nyo, minsan meron kang nakikita ang mahabang buhok na matanda. Pero ang mga anghel kasi na masasama ay puro lalaki. Pero kaya nilang marga ng mag-transforms na matanda, kung minsan mga hayop, kung minsan ay mga bata, maliit, mga laki, may black, may green, mga ganun sila. Tapos pagka tumawa, red na red ang ipin. Hanggat buksa ko sa huling hininga ko lalaban nila. Minsan nga sinabi ko, sa church noong meron, ay kung sa kasakaling meron, hindi ko hahayaan na mangyayari ulit. Talabanan nila. Pero yung doon, pag nung ayusin ko yung doon, ang sabi ng babae, good ang leadership ni pastor, pero ang doctrine niya, bad. Dito naman, ang sabi dito, good ang kanyang doctrine, pero bad yung kanyang bumabaligtad eh, yung mga words eh. Gusto kong ipalam sa inyo na minsan ang kanyang mga salita ay lumalabas sa ating mga bibig. Kaya niyang ibato yung nasa kanya at sa atin. Paalala niyo, pagka dati manuganan, kahit hindi nagsasalita yun, kapag sasalita siya.
Dahil kaya niyang pagsalitain ang tao kahit tulog. Kaya niyang pagsalitain kahit hindi nakapagsasalita ng ahas. Ganun siya kahusay. Ingat lang po, brethren. Kailangang sirain natin si Satanas sa madaling parako kung meron nang ito ang kanyang misyon. Pero ang misyon natin noong pa ibinigay, we will destroy him. Surely, we will destroy him quickly. Excuse me. Kung may doctrine po siya, dahil gumagawa siya, ito ay para i-twist ang Bible. Wala siyang pakay, bakit meron siyang doctrine? Para ito ay i-twist. Ano ba yung i-twist? Bakit ibalik mo muna? Para hindi masundan ito ng tao. Pagka ito kasi ang nasundan ng tao, abanalan ang resulta nito. Further, abanalan. Kaya kailangan i- baluktutin na ito. Pagka ito na ay na, nasundan na ng tao, sa panahon na baluktut na, hindi na magbubunga ito ng kabanalan. Ito ang patuloy niyang ginagawa. Ang utos ng Diyos kay Adan at kay Eva ay nabaluktot. Hindi kayo mamamatay. Sabi ng Diyos, mamamatay kayo. Magiging Diyos kayo. Pagka kinain mo. Nung nabanggit ni Satanas na magiging Diyos kayo pagka kinain mo. Yun sa kanyang puso, yung babae, sarap kainin nito ah. Yun ang nasa kanyang puso. Si Satanas, literal, mas mahusay kaysa sa atin. Ang alam natin, kung may isang tapa tayo. Pag-inong mag mamamatay, ang sabi ng Panginoon sa kanila, ayon sa nasusunod, kailangan maghihirap ako Kristo. Ibibigay sa mga kamay ng mga hindi, mamamatay at muling mabubuhay. Sapagkat iyan ang nasusunod. Ang sabi ni Satanas, magpakihulog ka na lang. Ano yan? Magpapakamatay ang Panginoon Jesus? Pero ang sabi ng kasulatan si Jesus, ay patihirap sa kamay ng mga hindi. Mamamatay siya dahil sa atin. At ang sinasabi ng kasulatan, doon sa kanyang mga sugat, kinuha niya ang ating karamdaman ng Espiritu. Amen? Hindi niyo siya ang magpapakamatay. Di ba sabi ng kasulatan, babatayan ka na ang hindi, hindi ka mahuhulog kahit magpakihulta. Alam niya ang mga scriptures, pero binabaluktot niya ito. Ngunit, huwag niyong kalilimutan, mas mahusay tayo kay Satanas kung tungkol sa banal na kasalanan. Huwag kayong maniwala kung mayroon man siyang alam, kakaunti lamang ang kanyang alam. Mas marami na po tayo alam. Sinabi ko nga minsan sa aking anak na lalaki, mas kilala kita kaysa yung pagkakilala ni Satanas sa iyo. Tumulat si Kuya. Mas kilala kita kaysa kay Satanas ang pagkakilala niya sa iyo. Ano ba yun? Dahil nung ilabas ka, kitang-kita na kita. Lumaki ka sa akin. Alam ko kung anong karakter mo. Si Satanas, bihira ang makita ka. Tama ba? Si Satanas ay hindi nasa iyong piling sa gabi at araw sa loob ng 20 years. Pero ako, asama ko dahil doon ngayon. Mas kilala kita kaysa yung pagkakilala ni Satanas sa iyo. Si Satanas, marami siyang hindi alam sa atin. Ang alam niya ay
Kunwari yung sumasampalataya lamang si Job dahil mayaman siya. Binibigyan siya ng Diyos. Ngunit hindi totoo ang kanyang mga agap-agap. Na kahit pala wala ang lahat kay Job, ay hawak niya ang kanyang katapatan sa Diyos. Amen. Mas alam natin ito kay sa kaysa Satanas. Amen. Kaya kanyang kabaluktutan, alam natin yan, brethren. Kaya po sige, at mag-iitigil ko na po ito. Kailangan magbigay na lamang po tayo ng magandang mga salita. Huwag yung kalilutan na tayo ang gagamitin ng Diyos to destroy him in his works. Huwag na tayo mag-aksaya pa ng panahon. Dahil kakaunti ang panahon ay binigay sa atin to destroy him. Huwag na tayong magsaya ng panahon. Kaya sinasabi ni Pablo, I'm so sorry, sa 1 Peter chapter 5 verse 8, maging ano kayo? Maging alerto kayo. Dahil ang kaaway nyo ay minsan nandyan tumitingin ng kanyang masisila. At i-resist nyo siya. Yung faith natin, strengthen natin. Patatagin natin ang ating mga pananampalataya. Dahil nakikita niya, minsan, nakikita ito ng kanyang mga kampon at pinamamalita sa kanyang, sa kanilang boss na si Satanas. O yung isa doon. Isa lang niya, may tatlo. Ay, tatlo ba? Mahina yun sa yung faith nila ngayon na na-share-share. Kung hayaan mo ngayon, kasama talaga natin yun. Hirap naman yung gano'n, no? I-strengthen natin ang sinasabi ni Pablo, ni Pedro, yung faith natin. Dahil yung faith natin sa Diyos, yung tiwala natin sa Diyos, yung kakayanan ng Diyos na alam natin, doon natin siya matatag. Kaya naman po, brethren, yung sinasabi kong hindi pagkarinig mong laban, hindi naman talaga natin siya nakikita. Pero kailangan magpaka-expert tayo. Maging eksperto tayo sa kanyang mga galaw. Hindi yung galaw ng ating kapamanan ng palataya ang nabibigyan lang natin ng pansin. Yung galaw ng Satanas ang mabibigyan natin ng pansin. Ang gagawin natin, brethren, dahil tayo yung church, yung iglesia na pinagkalooban ng Diyos, pinagkatiwala ang ma-involved sa digmaan ito, huwag tayo magpakita ng takot sa kanya. Amen? Buo ang ating tapang na ipinapakita sa araw-araw. Kung sakasakaling isang buwan siya na nasa akin, ipapakita ko sa kanya. Kung hindi man siya, meron siyang tatlong o kasama doon sa aking pamilya na nakatalaga, hindi ako magpapakita ng takot sa kanya. Ang kanyang ginagawa kasi, lalo na sa gabi, huwag kayong magpakita ng takot sa kanya. Kasi minsan, tatayo pati balahibo ng iyong ilong, pinaparamdam niya na meron siya. Yung sinasabi ko sa kanya, natutulog ako, yung pa ako ang ginagalaw mo, relax na relax. Sige, hindi na ka lang. Matulog ako. Huwag kayong matakot kay Satanas. Ganun ba yung pastor? Sinasabi ko nga sa akin ako, si Satanas, at ang mga demonyo ito, sila ang natatakot sa atin. Alam ni Satanas na tayo lamang yung taong pwedeng sumira sa kanya. Hindi siya yung sisira sa atin. Amen? Tayo ang sisira sa kanya. Huwag kayong magpakita ng takot, lalo na sa gabi. Brethren, sasaktan niya kayo. Kung minsan meron kang makikita sa iyong katawan na may mga pasa, na hindi mo alam kung saan ito galing, gawain ito ng Satanas. Kung minsan yung isip natin, hindi naman tayo dati nung takot na matulog ng mag-isa, ngayon natatakot na tayo dahil pinatakot niya tayo. Kung ano ang iniisip niya, binabakan niya sa atin. Huwag niyong i-entertain ang mga kaisipan na ito. Sabi ko sa akin, ako, matulog ka lang ako. Nasa tabi mo ako, matulog ka.
yung loob, yung maliit na tao na yun, saan? Dun sa electric fan ko. Matulog ko lang. Hinihipan niya yung aking head. Matulog ka na, baon tayo. Huwag kang matakot siya, ang dapat matakot sa iyo. Kailangan natin tayoan siya ng buong tapang brethren. Harapin natin siya. Huwag mong kalimutan na pakarami ng mga tao ng Diyos ang tumamatay sa Satanas. Hindi siya undefeated. Marami na siyang record kung saan tao-tao siya. Si Seth, kahit papano, nung natalo itong ating amang si Adan, muli siyang nakabawi. At makikita niyo ang kanyang katuruan sa kanyang anak na si Abel, na dapat lamang na mabuhay si Abel sa pananampalataya, may kabanalan. Ganun. Andiyan na si Seth, andiyan na si Noah, napakarami ng tao ang tumamang kay Satanas. At sinasabi ko sa inyo, brethren, isa tayo sa muling kapatid kay Satanas. Dahil mayroon tayong kapayanan na gagapi sa kanya, brethren. Patuloy natin isiwalat ang kanyang mga ginagawang kabaluktutan. Nakakayag natin ito sa ating mga anak, sa ating mga kapatid, sa ating mga mahal sa buhay. May mga murang edad ng ating apo, marami silang alam na gawain si Satanas. Dahil binabanggit ko ito. Kailangan mapagtagumpay natin sa madaling panahon. Let us pray. O dahil ng Diyos, salamat po. Ang aming pong pinasalamatan ay isa kami sa nakabahagi sa limang espiritual. Isang napakadeligadong laban, ngunit sigurado po ang aming tagumpay. Dahil ikaw ang nagputos, ikaw ang nagbigay ng misyon na ito na sirain namin si Satanas at ang kanyang mga gawa, kasama ang kanyang grupo, we will do it. Harapin namin siya ng walang pag-aaral na at walang tao. Salamat mo Diyos sa iyong salita na nagiging kasama po namin sa pakikipagpapa. Lakasan mo lamang po ang aming pananampalataya. Dahil ang dami po namin mga pagkukulang, ang dami po namin mga kahinaan. Ngunit sapat ang iyong panamuhan, sapat ang iyong kakayanan para makatayo-panili sa mga araw na masasama. At ito ay ang harapin namin sa Satanas. Salamat po sa ngala ng ating Panginoon Jesus. Amen.